Hello po, Sir Raymart. Good afternoon po. Kasama po ni Sir Raymart ay si Tita Lydia. Hello po. Okay. Hi, George. Opo. Opo. Good afternoon. Tita Lydia. Sir, Idol. Magandang hapon po. Okay. Humingi ng tulong si Tita Lydia, hindi para sa kanyang sarili, kundi sa kanyang inaalagaan. Kaano-ano niyo po, Tita Lydia, si Sir Raymart? Banking po, sir. Tapos kayo po nag-aalaga. Ma'am, kayo po ay nagtitinda ng isda. Nangangapital po kayo o kayo po ay nangungumisyon lang bilang tindera ng isda? Nagbebenta lang, sir. So, hindi ko kayo namumuhunan? Opo, sir. Wala akong puhunan pa. Okay. Kasi ang gusto ko po sanang maitulong sa inyo is bibigyan kayo ng puhunan para kayo na po ang magbenta doon sa isda na pinuhunanan ninyo. Para yung kita sa inyo diretso, hindi na kayo magpo-problema na para meron kayo isi-share sa kita doon sa pinagkuna nyo. Diba? Meron kasi yung kuminsan mga tindera na nangumisyon lang sila. Inutusan sila magtinda. Okay. Nasaan na po yung pamilya po ni Sir Raymart, Ma'am Lydia? Yung kanyang mga magulang? Nasa Maynila po, Idol. Dito sa Maynila? Yes, iniwan siya? Iniwan na po siya, Idol. Oh, sakit naman ito. Kaya binubuhay niya po yung sarili niya sa pagbebenta po ng uling. Ah, so si Sir Raymart nagbibenta ng uling. Opo. Tapos itong si tita niya na nag-aalaga sa kanya nagbibenta ng isda. Yes po, tama po. Opo, sir. Ma'am Lydia, bakit iniwan? Grabe naman itong mga magulang ni Sir Raymart. Bakit siya iniwan ang kanyang mga magulang? Kasi sir, matagal sila sa Maynila kasi kaso yung kapamangking ko ganito lang. Ano po yung sinadyang iniwan talaga? Naiwan noon pa ba, sir? Okay. Ngayon, nandito po sa Manila yung tatay at nanay niya po. Opo, sir. At nisihay-nisihoy, wala man lang pakialam o hindi tumatawag para mangumusta at magbigay man lang ng tulong kahit na konti. Noon pa, sir, meron. Pero ngayon, wala na, matagal na. At si Sir Raymart ay nagtitinda ng uling. Saan po siya nagtitinda ng uling? Opo, sir. Okay. Sino-sino po mga kasama niyo sa bahay? Yung anak kong dalaga, sir, dalawa sila at saka yung mister ko. Ah, okay. So, mister mo, tapos meron kayong dalawang anak na dalaga na tumutulong din po sa pagtitinda ng isda. Opo, sir. Okay. At itong si Sir Raymart, nakakatulong din dahil dun sa kita niya sa pagtitinda ng uling. Magkano pong kinikita niya sa pagtinda ng uling? May 40, sir, yung garansya niya. Ilang araw pa yun. 40 pesos? Opo, sir. Sa isang araw? Opo, sir. Kung walang benta, wala. Saan galing po yung uling? Sa bayan. Ah, binibili din niya? Opo, sir. Ganon din yung sa isda. Binibili niyo rin yung isda niyo, tapos ibibenta niyo? Opo, sir. Namumuhunan din pala sila. Akala ko kasi, yung bang meron nag-utos sa kanila magtinda, and then commission yung kikitain. Parang sa mga ice cream, di ba? Opo. Okay. So, sila pala namumuhunan. Kaya lang, maliit lang siguro puhunan, din maliit din ang kita. Opo. Kaya... Malaking puhunan, malaking kita. Opo. Nanay Lydia, paano ako makatulong sa inyo, Nay? Tulungan na kami, sir, para may puunan kami yung pamangking ko at okay. Saka yung wheelchair niya kasi sirang sira na. Okay, sige po. Bagong wheelchair tapos puhunan para sa negosyo niyong dalawa. Ano po yung ininegosyo niyo po? Yung pagtitinda pa rin po ng isda? Opo, sir. Tuloy-tuloy. So, magkano pong puhunan ang pagtitinda ng isda? Malaki, sir. Yung pumunta, itong magpapakyaw ako, 12,000, 10, and then, sir. 12,000, no problem. Okay. Yan yung pagpakyaw ng isda. Magkano po isa uling? Yung isang sako, sir, kuha namin to 20. Ibenta namin yung 300, pero... So, magkano po, ma'am, ang gusto niyong puhunan para sa uling? Sige, 12,000 para sa isda, pamamakya. Magkano po sa uling? 10,000 po. 10? Opo, sir. Okay. 12,000 para sa isda and then 10,000 para sa uling? Opo, sir. Approve? Okay. Bakit mabilis akong sabi approve? Ito po, Nay, ha, makinig kayo. Burberry long sleeve na pre-love. Ayan, akin yan. Burberry. Nabenta sa ISN sa halagang 10,000 pesos. Very good.
at Prada Stripes Long Sleeves. Akin pa rin yan. Kasi naman alam. Pabenta ka today, Idol. Parang si Jocelyn. Akin din yan, 10,000 pesos. Ayan. Meron pa, Idol? Meron pa. Pangatlo po. Prada, long sleeves polo. Mm-hmm. Oh, akin din yan. Prada, long sleeve polo. 10,000 pesos din. Pero original price niya, hindi 10,000 ha? Hindi po. Doble-doble, triple. Pero, kumbaga, tawad na. Opo. Para lamang sa kawang gawa. Ayan, Nay. Sir. Napakaswerte niyo ng araw na ito. Alam mo kung bakit, Nay? 30,000 pesos po ang aming sir maibibigay sa inyo. Salamat, sir. Salamat. O, di ba, Nay? Mayat, Nay. Ano, mayat? Okay. 30,000. Kasi nga po, Nay, yun, Burberry, na benta, yung pre-lab ko na binenta namin sa pamamagitan ng ISN, and then Prada, Stripes Long Sleeves, and then yung Prada din po, Idol Prada Raffi. Din, dalawang Prada. So, para sa salamatan natin si Gigi Barnes ng Houston, Texas. Dalawang binili ni Gigi Barnes ng Houston, Texas. Thank you po, Ma'am Gigi Barnes. Thank you so very much. And then, thank you rin kay Nestor Villanueva, Calamba, Laguna. Bumili din ng Prada. So, Sir Raymart. Yeah. Okay. Idol. Opo. Malaki ng puhunan nyo ngayon. Sabi kasi ni Nanay. Opo. Tita nyo, 10,000 daw yung puhunan. Ngayon, dinoble ko, ginawa kong 20. Ayun. Sige. 30,000 po ngayon. Ipapadala namin ngayong araw na ito. Okay? Alam nyo, kanina pa maraming humahanga dito kay Sir Raymart. Ang dami pong netizens, Idol Raffi. Ang dami mong netizens. Maging ako. Bakit kanyo? Sa kabila ng kanyang kapansanan, nagsusumikap, kumita ng maayos, naghihirap, nagbabanat ng buto. Samantalang iba dyan, kompleto naman, normal, malakas pa sa kalabaw, ang ginagawa para kumita man loko ng scam. Ito, si Sir Raymart, kita mo, matindi. Yan talaga dapat ang talagang sinasaluduhan at tinutularan na magsipag tayo, gumawa tayo ng pera, regardless kung gaano kahirap yan, regardless sa ating estado, kung kaya natin, gumawa tayo ng pera sa legal na paraan. Sir, maraming mga netizen na humahanga sa iyo. Opo. Salamat. Salamat po. Thank you. Ayun, naiyak tuloy mga netizen, lalong naiyak. Thank you, Ayoy. Opo, sir. Si nanay, okay. Naiyak na yung si nanay. Pati itong ano natin dito, yung ating PA dito, naiyak na rin. Sa likod, ang dami na naiyak. Ang dami yung pinaiyak, Sir Raymart. Opo. Ang dami yung pinaiyak dito. Ngayon, mga staff, naiyak sila. Pati ito, si Vanessa, naiyak. Si Sherry, naiyak na rin. Kaya nga nakaka-touch eh. Nakaka-touch talaga. Kaya may po. Walang anuman po. Walang anuman. Nasal ko rin po, Sir Raymart, na sana lumago pa yung negosyo ninyo para mas lalo mapagaan yung buhay nyo. Okay, sir? Opo. Enjoy. Opo. Tawagin si Ralph. Ralph! Bigyan natin sabi ng netizen. O, pang grocery. Tama nga naman ng netizen. Tama nga naman. O, ba't iyak na iyak pa rin talaga si Sherry? Mababot talang luha mo, no? Yan ang gusto ko sa mga staff ko. Yan ang gusto. That's the reason why mahal na mahal ko tong show na ito. Kasi yung mga staff ko, lahat sila rito, mababaw ang luha pagdating po sa mga kababayan natin naghihirap, na aawa sila, na feel nila yung hirap ng mga taong dinaranas na lumalapit sa amin. Yan ang gusto ko. Ayoko yung mga staff na bato ang puso. Hindi po, totoo yan. Pag may mga staff ako nakita ko na bato ang puso at walang pagmamalasakit sa mga hirap, tinatanggal ko po. In fact, sa interview pa lamang, pag in-interview ko, ikaw ba ay may puso pa sa mahirap? Ikaw ba ay maarte na baka mamaya nandidiri ka sa mahirap? Baka mamaya pag lapit na mahirap, tumatanggi-tanggi ka, hindi ka makipagkamayan. Pag ang sagot na medyo alanganin, hindi kita tatawagan. Ang sagot, yes sir, kasi in fact, mahirap lang po kami. In fact, nakapagtrabaho po ako sa isang barangay na ang kahalambilo kong mahirap at tanggap ka. Hindi, totoo po talaga. Isa sa mga requirement ko po, pag ako po'y nag-interview na para maging member po ng RTIA, dapat meron kang puso para sa mahirap. Pag wala kang puso para sa mahirap, hindi ka pwede rito sa Wanted sa Radio. Ralph! Hello po! Yan na. Alam mo Ralph, yung mga tao ni-request ka eh. Hindi ako may request this time Ralph, pa mga tao na. Tulad halimbawa nitong si Ray Carillo at saka si Madonna Ang. Sabi tawagin daw si Ralph at saka si Macon Las. Ang dami oh. Kaya, Ralph. Puro Ralph po ang comments, Idol. mangyari kasi Ralph, karapat-dapat naman talaga tulungan. Nagkakaiyakan na kami rito, pati ako. Konti na lang, maluluhaluan na talaga ako.
Etong si Sir Raymart, PWD orthopedic yung kanyang disability. Opo. Sa kabila niyan, nagsusumikap siyang magtinda ng uling. Iniwan siya, inabandon na siya ng kanyang mga magulang. Buti na lang, sinalo siya, kinupkup siya ngayon ng kanyang tita. Yung kanyang tita ay nagtitinda lang ng isda at konti lang puhunan. Kaya yun, binigyan ko na ng puhunan. Buti na lang, nandiyan yung Idol Shopping Network na nagbenta ko ng mga pre-lab, mga damit ko at may bumili. So, umabot ng 30,000 kasi puhunan sa isda at saka sa uling. At saka wheelchair. Ngayon, walang matitira pang grocery, Ralph. Yan ang problema ko. Paano kaya to? Parang remedyo rito. Walang pang grocery itong sila, Lola, sa bigas. Kawawa naman po sila. Kaya nais ko po magbigay ng another 30,000 din po para may pang grocery naman po si Sir Raymart. Oh! Nay! Yes. 30,000 sa akin para doon sa puhunan nyo sa isda at saka sa uling at saka wheelchair. Ngayon si Ralph magbibigay ng 30,000 para daw po doon sa groceries ninyo. Salamat, sir. Salamat. Dito na ako katama. Iyak ka. Hindi ko na thank you. Okay, sige po. Ralph, thank you raw, Ralph. Gusto mo silang kausapin, Ralph? Thank you po, Sir Raymart. Oh, ayan. Sir, salamat. Ayan. Salamat din po. Okay. Ayan. Okay, Sir Raymart. Alam mo kung saan ako na-touch at naiyak na yung very appreciative siya, very thankful tita siya sa tita. Kaya pati ako sa totoo, naluluha na ako. I'm really touched. Ito yung mga taong talagang karapat-tapat na tinutulungan. Karapat-tapat talaga. Ralph! Thank you so much, Ralph. Thank you. Keep it up. I'm very, very proud of you, Ralph. I'm so very proud of you. Okay, thank you, Ralph. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Nay, yes. 30 plus 30, 60,000. Parating na po dyan ngayon. Punta ka agad doon kay Pritzi, hulog agad yung 30,000. Sige, Nay, huwag niyo ibaba ang telepono, ha? Opo, sir. Nay, pasalamatan niyo po mga netizens kasi ang dami mga netizens na natutuwa sa inyo at naiyak at the same time. Gusto maraming pa salamat sa inyo lahat, sir. Lalo-lalo lang ikaw, sir. Idol, Senador, salamat, Apo. Sir. Alam niyo, Nay, sobrang paghanga nila sa inyong pong pamangkin. Natutuwa sila dahil sa kabila ng kanyang karamdaman, sitwasyon, nagsusumikap. Sa kabilang banda, natatouch sila. Nakita niyo pagmamahalan ng magtita, nagtutulungan. At nakita niyo very appreciative silang dalawa doon sa binigay natin regalo. Sige po, Nay. Salamat din, Nay at Sir Raymart, ha? Okay, ingat po kayong dalawa. Thank you, sir. Walang ano man po. Ingat po kayo, Sir Raymart. Oh, okay, Raymart. Oh, naku. Pinapayak ata ako ni Sir Raymart. Lalo ko mayak nito. Thank you daw po, Idol. Walang ano man po, so Sir Raymart. You're welcome po. You're very welcome po, Sir Raymart. Thank you po. Okay. Odette, take over. Yan po, yung mga staff ko dun sa likod, nag-iiyakan sila, naluluhan sila. Kanina, Idol, pinapanood pa lang po namin yung video na naiiyak na kami. Kasi ini-edit namin yung nakikilo siya ng uling. Oh. Yung kanina nating pinakita, Idol Rafi. Okay. Oo, naiiyak na din kami. Yan ang gusto ko. Totoo. Yan ang gusto ko po dito na yung mga staff ko, na pag meron silang kita mga taong naghihirap, na taong may problema, it's either nakarelate sila or naawa sila. Kasi pag meron ako mga staff na meron nga dyan binubugbog at inaapi at tumatawa at bato ang ano, pag-isipan ko kung baka hindi siya tatagal sa show na ito. Eh, totoo po yan. I'm not kidding. Gusto ko talaga yung mga staff ko na ganito. Na pag may nakita silang kaawa-awa, ipakita nila yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pagmamalasakit. Ganun mo talaga dito eh. Para maging effective ang isang programa o yung kung ano man proyekto na meron ka ginagawa, yung mga tao nasa likod niyan, dapat may puso. Hindi lang kailangan utak at lakas. Dapat sa anumang klaseng pakikibaka mo sa buhay, sa anumang klaseng goal na sineset mo na gusto mo ma-achieve, for you to achieve that, for you to be successful, you have to have this and you have to have the strength and then you have to have this puso. Mahalaga din puso. Dapat sama-sama yung tatlo para maging successful ka sa lahat ng bagay na gusto mong puntahan, gawin. Mm. Promise, you'll be successful. Okay? Sige. Okay. And Idol, may dagdag ko lang. Kaming mga staff, Idol, syempre, nilalagay din namin yung sitwasyon namin dun sa complainant. Yes. Opo. Kasi kuminsan may sasabihin mga staff, sir, kawawang naman sa ganito. Mm. Sir, baka po natin tulungan. Totoo yan. Kaya natutuwa ako sa mga staff. Natutuwa ako. I'm really blessed. Although, paminsan-minsan, napapagalitan ko sila dahil medyo malimutin. Pero ang very important to me is may pagmalasakit po ang mga staff ko. Lahat ng staff ko rito, may pagmamalasakit po sa mahirap.
yun. I'm really blessed to have staff, members of my staff na may ganong klase pong pag-iisip at may ganong klase ng puso para sa mahirap. Yun naman talaga ang requirement ko, na para maging member kayo ng RTIA, may puso kayo para sa mahirap.